So what's up guys, welcome back to my channel. Hello mga ka tech vlog ko dyan. So ngayon may ishare na naman ako. Ang gandang buko. Nakapagpugupit na ako kasi GCQ na sa amin dito sa Davao City. So hindi ang buko ang i-vlog natin ngayon. May ishare na naman ako sa inyo na kakapupunultan nyo ng aral dito sa akin channel. Ngayon samahan nyo ko, may gagawin tayong isang Samsung LCD TV. Ano to? HD TV. Yan. LCD TV siya. 26 inches siya mga guys. Ito yung pinakita ko doon sa vlog ko. Ilalabas ko na lang sa screen. Baka hindi nyo pa napanood. Panoorin nyo yun. Ang model niya is yan. Yan yung model niya. Yan. 26 inches. Check natin kung anong problema. Yan, i-test natin to. Anong problema niya? Yan, nakasaksak na. Power natin. So, wala mga guys. Talagang dead na dead. Walang standby. Walang power. Yan, samahan nyo ko. Baklasin natin at i-check kung anong problema. So kung kayo ang magbubukas nito guys, siguradyo yung maingat kasi mabilis lang siyang mag-iba yung lock niya. Kung may pick man kayo dyan, yan na lang yung gamitin nyo. Yung card ng signal na hindi na ginagamit, para sa akin medyo delikado to kasi bakal to eh. Yun, nabuksan natin. Paklasin natin. So, heto siya guys. Ito yung main board. Yan yung main board niya. Ito yung power supply. Dito. Yan. Dito. Tsaka ito. Yan na yung inverter. Inverter niya para sa backlight. Ang backlight nito is fluorescent pa. Ito mga backlight niya. Yan. Apat siya kasi fluorescent dito, fluorescent dito, paikot yan, pa square yan. At dito yung top board, ang top board nya yan. So dito tayo mag check sa power supply nya kung ano ang problema kasi walang power eh. So para napansin ko dito guys, yun o, yung MOSFET nya may mga hinang na. Yan o, may mga hinang na. So, pinagawa na talaga to. Siguro, hindi na kinaya nung nagawa, binenta na lang ng may-ari sa magbubuti. By the way guys, 100 pesos lang bili nila papa nito sa magbubuti. Check muna natin yung power supply. Guys, bago nyo pala baklasin yung power supply, mali yung ginawa ko. Nasaksak natin siya kanina. May posibilidad na may nagcha-charge yung capacitor nito. Ito, delikado kasi ito, nagpupundo ito ka ng kuryente. So, pag nakuryente ka, di ka naman totally namamatay, pero masakit din. Ang gagawin nyo, pag ganyan, pag di-drain, hanap lang kayo ng resistor na 1K, 5 watts, i-short nyo dyan para ma-drain siya. Pero, ang ginagawa ko, yung soldering nyo, kaya nito, ito yung plug ng soldering ko. Itatap mo lang siya dito para mag-drain siya. Yung pundo niya pupunta sa soldering mo. Yun. Pwede na niyang hawakan. Wala na. Wala nang kuryente. Resistance tayo guys. Yun. Yan. May diode. Yan. Tumutunog siya pag may short. So yun, una tayo doon sa fuse niya. Fuse. Good ang fuse. Punta tayo dito kung pumunta ba talaga ito dito. Yun, meron. Yun, meron. Sa diode niya. Dito tayo kung may short dito sa main filter capacitor niya. Wala naman siyang short mga guys. Ito,
Sure ako na pinalitan na to eh. Yan, yung MOSFET na yan. Pinalitan na yan. Ito. So, try muna natin kung may short sa secondary. Check natin yung secondary kung meron bang short. Dalawa lang yung output nito. 5 volts at saka 15 volts. Check natin yung 5 volts. Bypass capacitor ng 5 volts. 5 volts, ito. So, hindi naman siya short. Ayun, namamatay yung tunog. Hindi naman siya short. Itong 15 volts. Ayun, namamatay. Hindi naman. Hindi short yung secondary nito. Try natin isaksak kung may output ba sa secondary. Set tayo ng voltage DC. Ayan. Voltage DC. Saksak natin to. Yun, nakasaksak na. Punta tayo sa main filter capacitor niya. Kung kumanda talaga doon. So yun, merong 283 volts. Dito sa 5 volts, secondary. So wala, 0 siya mga guys. Dito sa 15 volts, 0 din mga guys. So wala talagang supply sa secondary. Bunutin na natin. So pag nabunot na yung saksakan, may natitira pa to ditong voltahe. Yan o. Meron. Malakas pa 200. Pero pababa na siya. Kinakain na siya. Para sure, kunin mo yung solder mo. Saka iganon mo. Yan. I-short mo siya. I-discharge mo siya. Yan. So wala na. Yan. Zero na. Wala na talaga. Wala na. Safe na yan. Ngayon, gagawin natin dito kasi walang output dito sa secondary niya. Ito yung primary. So sure ako na ito, itong MOSFET na to, pinalitan na to, bago na to, nahinang na kasi. So di na tayo sigurado kung sira talaga itong MOSFET drive niya. Pag pinalitan natin to ng bago, baka masisira rin kasi sira itong MOSFET drive niya. So, ang gagawin natin dito eh guys, i-convert natin siya into ito, 4 wires. Ay, shit. Yun, ito, 4 wires. Yan, may 5 to 24. Mamaya ko na lang yan i-explain ko na yan. Ito siya. Apat na wire lang siya talaga. Yun. Naturo nito sa akin, nag-introduce si Sir Manman sa M-Core Agdaw. Yun. Shoutout sa iyo, Sir Manman. At sa mga kasama niyong mga technician dyan, Sir Joey, Sir Bong. Shoutout sa inyo. So, ito ang ikakabit natin dito. Ang galing talaga ng China mga guys kasi sa lit na ganito, mas pinadali na yung andar ng power supply kahit sira yung MOSFET driver niya. At ito yung may papa siya. May diagram. Yun. Ito yung diagram niya. So, hindi natin maintindihan kasi walang kwenta. Lahat in-cheek. Galing talaga ng mga in-cheek. So, yan. Kabit na natin. Papakita ko paano ito ikabit. Ito. So, ang gagawin natin dito, ito kasi may voltage limit siya. Ito yung voltage limit niya. Sa secondary. Kung ano yung tinap mo dito sa yellow, ito kasi yung sa primary, dito yung primary, dito yung secondary. Ito, sa MOSFET to, papakita ko mamaya, ito sa ground, primary, ito, itong itim na to. Itong blue, ground sa secondary, at ito, yun yung sinabi kong 5 to 24 volts, dito mo yun i-coconnect. Sa secondary na output yung may 12 volts yan or may 24 volts man dyan, may 5 volts, ito ikakabit mo yon sa positive niya. At pipihitin mo yung trimmer nito, mag-aabang ka ng voltahe, tapos i-check mo yung voltage kung sakto na ba doon sa hinahanap niyang voltage. Kagaya nito, meron siyang
5.2 volts at 15 volts, dalawang supply, 5.2 at 15 volts. So yung yellow, doon natin i-connect sa 15 volts. Yan, 15 volts. Ito yung capacitor ng 15 volts. Dyan sa positive na yan, dyan natin i-connect. Pero, kung nahihirapan man kayo, pwede kasi ito sa mga CRT. So, kagaya ng mga CRT, hindi malaman yung anong voltahe. So, mahihirapan ka dito sa pagkaganyan-ganyan, pag-adjust ng voltahe kung tama na ba o hindi. Ang gagawin ko, co-convert natin itong photocoupler niya. Dito na lang natin i-attach siya kung anong kailangan. Ito kasing photocoupler, ito yung nag-determine kung ilang voltahe ang kailangan dito. So yan, naka-fix na yan. Naka-fix na itong photocoupler niya na ganyan lang talaga ang voltahe ang ilalabas niya. So ngayon, para hindi na tayo mahirapan dito sa pag-check ng voltage, yung photocoupler nito, yan, yung mga paa na yan, itong dalawang paa na to, dito na ikakabit. Dyan. Tanggalin mo itong photocoupler, dito na natin ikakabit to. Para yung kailangan niyang voltage, yun lang yun din yung ilalabas niya. Hindi ka na mag-adjust dito. So, papakita ko muna sa inyo na itong connection na to, kung gusto niyo mag-adjust. Basta, tandaan niyo lang itong mga voltahe dito. So, sa 15 volts natin siya i-connect. Yun, kabit natin. Gagawin niyo lang dito guys, kunin tong MOSFET niya. Yan. Tsaka dito yung pula sa drain ng MOSFET. Dyan. Pero may existing pa siya, may mga capacitor pa dito, papunta dito, jumper dyan. So may fuse pala dito. So yon, fuse para sa MOSFET, patungo sa transformer. Yan yung main transformer niya. So yung pre-transformer niya, hindi na natin yung gagamitin. Puputulin natin yan. So ito lang, dalawa to. So ito lang yung puputulin natin. Yan, connection na yan kasi dyan yon. Ito, ground na to. Pwede niyang hindi na putulin. Ito na lang tanggalin. Itong ano ba to? Diode na to. Diode to. Tanggalin mo na lang yan. At itong diode na to, tanggalin din. Required kasi nito, kailangan diretso sa main transformer niya sa primary. Walang ibang connection. Ito, putol. Tanggalin natin to. Ihang na lang. At saka ito, ihang na lang to. Yan, para diretso na lang siya. Jumper, then fuse, diretso sa main transformer. Yan, ihahang muna natin yung iba. Yan, hang na natin to. Yan, hang na. Ito yan rin. Yan, hang na yan. Wala na yan. Yan lang yung ihahang mo. Yan. Ito rin. So, wala na siya. Diretso na siya dito. Diretso na dito sa pre-transformer niya, wala na. Kakabit natin yung 4 wires. So, yung pula, diretso sa drain ng MOSFET. Yan. Diretso yan dito. Tsaka, etong itim na to, diretso na yan sa negative ng main filter capacitor. Ito yung ground niya, negative. So, dyan na lang natin ikakabit para hindi na tayo mahirapan. Yan, nakabit na yung dalawang wire. Tsaka, para dito sa trimmer, yung blue, para yan sa negative side, nung ground side, nung secondary. So, ikakabit natin siya sa secondary ground. Ito siya, kabit na siya. Yung yellow, doon sa 15 volts. So, yun, ito ang 15 volts, ito ang 5 volts. Sa positive side, yan, positive yan, ng capacitor, dyan mo i-coconnect. Marami nang alam nito guys, hindi lang ako nakakaalam. Marami nang alam nito, manik na ganito mga 4 wires na to. Hindi na bago to. Yan. So, nagde-demo lang ako para sa mga newbie. Mga technician newbie dyan. So, eto, ikakabit mo na lang dyan. Yan, nakabit na. So, walang dumidikit. Siguro doon yung walang dumidikit. Silalim, wala. Yan, nakabit na lahat yung mga hinang natin. Okay, good na. So yun lang, try natin isaksak. Pero guys, pag magsaksak kayo, dapat yung trimmer nyo nasa pinakamababang level. Yan, pinakamababa, pa left side ang pihit nyo.
parang ganito. Yan. Yan. Check natin, magabang tayo ng boltahe. So, yan, ito na. Naglagay na lang ako ng mga test point dito sa 15 volts. Tingnan nyo na lang yung tester natin. So, yan. So, ito yung trimmer. Yan. Yan. Dyan mo pipihitin. So, naka-minimum ka. Saksak mo lang. Yan, nakasaksak na. So, may 1 volt siya. Kita nyo ba? 1 volt. 1 volt. So, pipihitin mo ngayon yan. Dapat maabot mo yung minimum niya na 15. Yan, 2 volts na. 3 volts. Oop, nasobrahan tayo. Balik, balik. Yan, 11. Yun, 15. Yun, sakto na. 15. Ngayon, check natin yung, tapos na tayo sa 15. Check natin yung 5 volts. Ito yung 5 volts. 5.2 kasi ito eh. Kaso, wala itong point eh. Kasi, naka-raise tayo ng 600. 600 lang available na ito na voltage. So, yan. Gana siya. Sure, gagana na itong power supply. So, na bunot na natin. Huwag kalimutan yung drain. Drain mo yung main filter capacitor para hindi ka madisgrasya. So, yan. Gumana na siya. Sure to, under. So, wag ko muna i-test kasi mapapahaba tayo dito. Papakita ko muna sa inyo kung paano yung pag-convert nito. Yan, yung photocoupler na yan. Para fixed na fixed talaga. Kung wala mang ganitong diagram na alam yung ilang voltage siya, titingnan nyo yung kapasitor, mahihirapan din kayong tumingin. Yan, kasi lampas talaga yan sa minimum voltage niya. Pag wala mang ganito, or gusto nyo ng mas madali, gamitin nyo yung technique na gagawin ko ngayon. Ito. Yung voltage na kailangan niya, mabibigay niya talaga. At hindi kukulang, hindi susobra. Tanggalin mo lang tong photocoupler niya. Yan, natanggal na. So, ang gagawin mo dito, tatanggalin mo lang yung dito sa secondary. Huwag mo na yung tanggalin yung sa primary. Ganyan siya. So, yun, tatanggalin mo tong mga wire na to, pati doon. Kakabit mo siya dito, tsaka dito. Sa secondary rin. Secondary mo tinanggal dito. Secondary mo rin kukunin doon. Kakabit mo yan dito sa photocoupler. Yan, parang ganyan lang siya. Yan, igaganyan mo lang siya. Yung connection dito, dito mo i-connect. Gawin ko muna. So, yan, nakabit ko na. Ito siya. Yung blue sa first. Yan. First pin. Yan. Yung yellow dito. Ito. Parang ginanon lang. So, yan. Voltage checking tayo mga guys. Bago tayo mag-voltage checking, ikabit na natin to. Permanently na. So, lalagyan na natin siya ng silicone compound. So, yan. Nakabit na. Sure na lang na hindi dumidikit yon. Saka hindi dumidikit dito. Walang didikit talaga. Para iwas disgrasya. Voltage checking tayo guys. So, yan. Sasaktak natin. Sige, saksak mo bro. Yan. Yan. Fixed na yan na 15 volts. Itong trimmer niya. Yan. Kahit pihitin mo pa yan, ayan, yan, umiikot yung trimmer. Hindi yan nagbabago. Kasi, hindi na siya trimmer ang nagdadala ng kanyang voltage control. Kundi yung mismong board. Mismong nakaset up sa kanya na voltage. So, check natin sa 5 volts. Yun, 5 volts. Good na siya. Kahit pihitin mo pa yan, wala na yan. Hindi na yan mag-a-adjust. Testingin natin kung gagana na ba siya. Wala bang sira yung panel. Nakurente ako guys. Ako pa nga yung nakurente. Hindi alam yung precaution. So, i-drain muna natin yung main filter capacitor. My God. Ako pang nakalimot. So, yun. Ito siya. Hindi ko muna tinakpan. Saksak muna natin. Good na ba yung 4 wires natin? So yun, good na good siya mga guys. Antena lang kulang. Lagyan natin antena. So good na yung 4 wires na pinabit natin. So yun lang. Hindi maganda yung antena namin. Yan no. So ipapakita ko mamaya na finished product na siya. Yan, good na siya. I-finish up na namin to.
So yun guys, good na good na siya. Yan na siya, ang Finor wires natin. Finor wires. Finor wires pala. 26 inches, 100 pesos plus 350 na four wires. De, okay, okay. So yan. So yun guys, yun lang yung vlog natin. Sana may natutunan ka. Kung gusto mo pa ng ibang video ko, panoorin mo. And like and subscribe. And pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. So yun, ingat kayo guys. Salamat!